Freetoms, at maaga pa nga lang ay sinundo ko na si Emerson sa kanilang bahay pang isama sa bayan para bumili nga ng handa niya para sa birthday niya ngayong araw. Kahapon pa nga lang mga ka-Tweetoms ay nagsasabi na sa akin si Emerson birthday niya nga raw ngayon, at nang matanong ko siya kung anong handa niya ay sabi niya ay wala raw. Bagamat hindi ko nga sinasabi sa kanya na may nakalaan ako para sa birthday niya dahil ito nga ay sorpresa, agad nga akong gumising na maaga para puntahan siya sa bahay nila, at naabutan ko nga itong si Emerson sa labas ng bahay nila at agad niya nga akong sinalubo. Bumungad nga sa akin ng kanyang mama at ipinaalam ko nga itong si Emerson kung pwede ko baka ako maisama si Emerson para sa vlog namin ngayong araw. At nang pumasok nga ako sa kanilang munting bahay ay naabutan ko nga na busy ang kanyang nanay sa paglalaba. Tinanong ko nga kung dito sila nakatira, at ang sabi ng kanyang mama ay katiwala sila dito sa bahay at pagmamayari nga daw ito ng kanyang kapatid. At nabanggit nga ng kanyang mama na birthday nga ngayong araw ni Emerson, at tinanong ko nga ito kung gusto baka ako niyang sumama, at sabi niya ay pwede naman. At naabutan ko nga sa labas ang kanyang ate na busy rin sa paglalaba sa labas ng kanilang bahay. At biniro ko nga ang kanyang ate na bakit ka ako siya ay mataba at si Emerson ay hindi. At ang sagot nitong Emerson, tirador kasi ng baho yan si ate, at talaga namang tawang-tawa talaga sa pagkakasabi niya ni Emerson. Talaga palang matabi lang dila ng batang ito. Halata namang magagalang ang mga kapatid ni Emerson at mukhang sanay na sanay din sa mga gawaing bahay. At sumakay na nga kami ng tricycle para daanan yung puto cake na pinareserve ko kagabi. At may 10 minuto din ng biyahe bago makarating dito sa inorderan ko ng puto para nga sa handa ni Emerson ngayong araw. Dito sa Mariveles, Bataan, sa Irene Putuhan. Masarap at mura kasi ang puto cake nila dito at isang bilaon na agad. At sunod nga naming pinuntahan ay dito sa Cindy's para bumili ng cake para kay Emerson. At talaga namang halata sa kanyang kilos na sobrang excited siya sa pagbili ng cake niya. At nang tanungin ko nga siya kung ano ang gusto niya, ay nagdadalong isip pa siya dahil ang mamahal raw ng cake. At ang sabi ko nga sa kanya na pumili ka ng cake mo, akong bahala. At yung pinakamaliit ang tinuturo niya. At ang sabi ko nga, bakit ka ako ang liit ng gusto niya? At tinuro ko nga yung pinakamalaki. Ito baka ako ayaw mo. Mababakas kay Emerson yung hiya, pero galak na priceless talaga makita sa isang bata. Yung excitement at yung pagpapasalamat na makikita mo sa kanyang mga mata. At pinagawa ko na nga ang kanyang cake na galing sa pangalan ng aking page na Katweetums Vlog. May anak din kasi akong lalaki at talagang ramdam ko ang saya sa mga mata ni Emerson. Tulad ng anak ko na talagang tontuwa kapag nabibilhan siya ng cake. At pagkatapos nga naming bumili ng cake ay dumiretso na kami sa bilihan ng laruan para ibili nga ng regalo itong si Emerson. At ito nga ang napili niya, remote control na sasakyan. At pagkayari nga namin bumili ng laruan ay dumiretso na kami sa grocery para ipamili si Emerson ng pang espageti at pambaon-baon niya sa school. Sabi ko sa kanya, kumuha siya ng biskwit niya at gatas para pambaon-baon niya sa school. At sanay talaga siya sa maliliit lang. Yung kinuha niya isa lang, ang sabi ko yung nakabalot. At para madami at special day mo naman ka ako ngayon. At bukas aawayin na kita ulit. At pagkatapos nga namin bumili ay dumiretso muna kami sa palengke para bumili ng merenda dahil gutom na talaga. At ang dami talaga mabibiling kakanin dito sa bayan ng Mariveles. Bumili nga ako ng sapin-sapin at nitungang banana queue. At pagkatapos nga namin bumili ng merenda ay nag-aya na rin kaming umuwi. Dahil tanghali na rin at magluluto pa ang nanay ni Emerson ng handa para sa kanya. At hanggang dito na lang mga ka-Tweetums. Maraming salamat. Paalam!